nandun kayo sa gitna ng isla, kayo lang yung tao, may lumapit sa amin na dalawang lalaki. In the middle of the night, mga 11 PM. Isa pang bagay na aking napansin sa lugar, kung kagabi, napakaraming hermit crabs dun sa area na yun, like 50 to 100. Sobrang dami talaga. Ngayong araw, mahirap nang makakita kahit isang hermit crab sa umaga. Check this out, napakalaking jellyfish. Ganyan siya kalaki. Mas malaki pa sa kamay ko. Baka mag-collapse. Pasado alas 7 na ng gabi nang kami ay makaalis sa Lapu-lapu City, Cebu. Ang aming starting point papunta sa isang maliit na isla na sakop pa rin ng nasabing syudad. Okay. Okay. Sa sobrang liit ng islang ito ay walang may nakatira. Pero may caretaker naman sa lugar na tuwing umaga lang bumibisita. Mga nasa 15 to 20 minutes lang ang biyahe bago namin marating ang lugar at wala namang naging aberya kahit naabutan na kami ng dilim sa karagatan. So yun nga, kadarating na namin. I'm not sure if nakikita nyo ako, pero ito yung itsura ng isla. Medyo madilim siya. Eh, naghahanap kami ng parang screen na pwede namin paglutuan sa pag-ihaw-ihaw. Dinig na dinig ang malakas na tunog ng mga kuliglig sa lugar. At ang aming pwesto ay napapalibutan ng napakaraming hermit crabs o umang sa Cebuano. Hindi pa kami kumakain ng mga oras na yon. Kaya ang una naming ginawa pagdating sa isla ay ihanda ang aming hapunan. Hindi naging madali ang proseso dahil ang dami naming nakalimutan tulad ng burner at mga grilling materials. Wala rin kaming posporo, gas, at iba pang kasangkapan para mapadali ang pagluluto. Pero pagkatapos ng halos 2 oras, ay masaya naman kaming nakapaghapunan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Nagising ako ng maaga dahil sa tunog ng makina ng mga bangka. Ang lokasyon kasi ng islang ito ay nasa pagitan ng 2 malalaking isla sa lugar. At dahil umaga na, ipapasyal ko kayo sa lugar. So eto nga, dito yung parang pinaka main part ng isla. Ito yung white sand. Makikita nyo sa aerial view ng isla. Ito yung part na merong white sand. And then, just beside it, nandito yung mga cottages or cabanas. 1, 2, 3, 4. 10 yung cottages sa area. Meron akong nakikita sa part na to. I think this is the restroom. I think hindi. Kasi, closed siya. Ay. But, tingnan natin kung may butas naman. Ito nga yung restroom nila. Medyo kinabahan din kami konti kagabi kasi may lumapit sa amin na 2 lalaki in the middle of the night with their flashlight. Syempre, sino ba naman yung hindi kakabahan kung nandun kayo sa gitna ng isla, kayo lang yung tao. Eventually, nalaman namin na nangingisda lang pala sila. So, okay lang. Mistulang paraiso ang lugar sa umaga. Huni ng mga ibon, sikat ng araw, at kalmadong karagatan. Pataas na yung araw. Unti-unti nang umiinit yung lugar. Napakaganda rin maglakad-lakad sa dalampasigan sa umaga habang wala pang taong dumadagsa. Dito pala kami natulog kagabi. Natulog kami kagabi gamit lamang ang trapal habang ang iba ay sa tent. Hindi mahangin o malamig ang gabing yun kaya napakagandang humiga sa buhangin habang tanaw ang langit at mga bituin. Ito naman yung far left ng isla. Malalim, medyo malalim-lalim na yung tubig compared dun sa may beach. Siguro mga 5 feet to. Maliban sa magandang rock formation at linis ng tubig sa bandang dulo ng islang to, tanaw rin sa aking kinatatayuan ang nagtataasang mga gusali ng Lapu-Lapu City. Mga alas 7 ng umaga nang maabutan kami ng mag-asawang caretaker kasama ang kanilang apo. Ang buntag! Kamu din bantay na yun, no? Kamu ang bantay? Manghipos rin, itawad-tawad na yan sa mong basura. Oo, oh, grupo din overnight, tagduos ang usas eh. Kung overnight? Oo. Oh. Sa mong rasa na ba't gabi? Plus 8. Kaya na,
Sige lang, 200 per head. Per head. Asa ang pambot niyo? Giha to drami. Niya, pakuha rami yun niya. Salamat kaya. Ang bawat umaga ay isang revelasyon. Revelasyon sa kagandahan ng isang lugar. Isang paalala na kahit gaano kadilim ang dumaan, ay may isang maliwanag na araw na darating at magpapakita sa iyo ng gandang napapanahon. Gandang hindi mo sana nasilayan kung hindi ka nagantay. Gandang hindi mo inaasahang naroon. Gandang nandyan lang sa tabi-tabi. Mag-vlog. Balik tayo sa kwento. Kamera mo luto ani, ma'am. Hindi ka hold ba? Kuwaan. At sa isla, of course, meron ding mga pumupunta nagbebenta ng fresh seafood. Benta sila ng mga clams, ng shells, and then ito yung nabili namin. I'm sure familiar kayo dito. Sea urchin. So yung presyo niya depende na kung magkano yung depende sa usap niyo ng nagbebenta. At dahil nasa isla kayo, asahan na maraming mga kalapit na residente na magbibenta sa inyo ng mga lamang dagat. Lamioy! Yummy! Pasko ba? Pasko lang ito? Pasko. Pasko lang. Mayroon sila. Mayroon po makali. Clam. Huwag ka nang ubanan saan ni. Mini clam. Pwede suka. Ayoko, yaad ko na lang kasi nawala naman nandito. Wala rin. Pa. Kaon like, kanayang kadadak ano? Kaon jud. Sa umaga ang pagdagsa ng mga tao, kilala kasi ang Mactan sa mga island hopping packages. At kasali ang Sulpa Island sa kanilang listahan. Sa halagang 100 piso ay makakapasok ka na sa islang ito. Time check 12:30 in the afternoon. From so many people earlier, busy island earlier, boom, wala na ulit tao. Kami na lang ulit yung tao. Yung nagbabantay, kakaalis lang. Kasi low tide na rin daw. And medyo mahihirapan sila sa bangka. Amin na ulit yung isla, 'di ba? Yeah. So ngayong hapon, babalik kami ng siyudad. Mga alas 4, alas 5 pa ng hapon. We still have 3 or 4 hours pa. We will go to the other side of the island kasi meron din dong parang ganito din, sabi ng bantay, we cannot cross. They said na wala daw daanan kung traverse, pero pwede naming lakarin yung isla. Maglalakad lang kami mamaya. Ayun, kain muna kami and then balikan ko kayo mamaya. Sobrang init. Ganito yung itsura ng bandang gitna, papuntang gitna ng isla. Pero again, I'm not sure if may daanan. Yung bantay kanina confirmed na wala daw. I'll just check if it's something na... Hop. I don't know if this is possible. Daming plastic. Holy shit. Baka mag-collapse. Masukal at matalas ang mga bato. Iyan ang sasalubong sa iyo kung plano mong pasukin ang isla. May trail siya. May trail siya pero I don't know the risk. Medyo masukal na talaga siya. As you can see, right? Ahas, possibly kasi masukal. I don't know if I would risk
crossing it. Kaya minabuti na naming ikutin at lakarin ang isla. Hindi naman kasi masyadong malaki ang lugar. So, ha? Pumunta na kami sa kabilang side. Lakad lang ng konti. Ganito yung itsura sa may palibot. Ganito yung itsura ng isla. So, kain tayo. Karas. So pag turn mo talaga sa isla, kita mo na agad yung Mactan Island, yung Lapu-Lapu City. Buildings. I don't know if you can see it in my footage, pero klarong-klaro dito. Ito na siya. I think papalapit na tayo dun sa kabilang side. I'm seeing a group of people visiting the island and they're just walking kasi masyado nang mababaw, low tide na. So the boat will not be able to approach the island much closer. So nandun sila sa medyo malalim. Check this out. Napakalaking jellyfish. Kung i-compare mo to sa size ng kamay ko, ganyan. Ganyan siya kalaki. Well, mas malaki pa sa kamay ko. I encountered this jellyfish in the sea before when I was free diving. I don't know kung buhay pa yan or patay na. Pero doon lang siya. Okay, I think malapit na kami. Okay, we're here. Wow! So, ito na yung part na merong konting sandbar. Dalawa yung options nyo. Kung saan kayo mag-overnight, dun ba sa kabila or dito. I've been here before pero I forgot, that was like 3 years ago. And so let's check it out kung ano yung mas preference natin, sa kabila or dito. Kung low tide dito, super low tide talaga hanggang dun, so malayo talaga yung lalakarin mo. Ay! Tuyok na di ay. Natuyok na din nato. Wrong information and I do apologize. Yung sandbar na tinutukoy ko, ito pala yung sandbar na kung saan dito kami nag-overnight. Isa lang pala yung sandbar. Sorry naman. Ito ang sandbar na aking tinutukoy. Katabi lang pala sa kung saan kami nag-overnight na ang akala ko ay nasa kabilang bahagi ng isla. I was thinking na yung binuntahan ko before was dun sa kabilang side. Yep, that's just it. Pero kahit ganun pa man, hindi maikakaila na kahit ang islang ito ay maliit at ordinaryo lang, isa itong paraiso sa iba. Sa ibang may ibang pananaw, sa mga taong tumatangkilik at nagbibigay halaga sa kaligasan, at sa ibang nakakakita ng ganda at oportunidad, gaano man kaliit o kalayo ng pagkakataon.